Sa mundo ng basketball, ang playing time ay isa sa mga biggest factors ng kanilang career. Pero paano kung biglang bawasan ang playing time mo dahil alam ng coach na may mas dapat bigyan ng mahabang oras? Sino ang player na ito? Nang dahil kay Daniel DeFonso, umiiksi ang oras para sa kanya hanggang sa binangkunan ng tuluyan at mas malala, tinapon ka ng management. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, mag-subscribe lang, hit the bell, and share. Taong 1987, may isang best player ang mula sa University of Manila under Coach Bumaren. Nanalo sila ng 3 championships sa PABL Magnolia Ice Cream Team. Walang iba, kundi si Nelson Asaitono. 1989, nagpa-draft si Asaitono round 1, second overall pick sa PBA selected by Pure Foods DJ Hotdogs. Dito na nagsimula yung career niya na halos binabangko lang. Ang team naman kasi na napasukan niya, puno ng legends na si Jojo Lastimosa, Glenn Capacio, Codinera, Patrimonio. Kaya naman si Asaitono ay hindi nagtagal sa Pure Foods. Agad siyang pinamigay sa Swift or Sunkist Juicers, kapalit ng 2 first round picks. Sa team niyong ito, naging kabilang si Asaitono sa PBA Millionaires dahil sa under-the-table offer ng RFM franchise. Kahit binabangko si Nelson, pero ang legend na ito ay muntik pa rin makakuha ng MVP plum. Taong 1994, si Asaitono ay napabilang lamang sa second mythical team dahil sa mas priority noon ang playing time si Meneses. Pero si Asaitono, nagkaka-average naman ng 18.6 PPG at 7.2 RPG sa loob ng 65 games. Pagkatapos manalo ng 4 na championships sa Swift, pinamigay uli si Asaitono sa San Miguel at dito, ang ganda na ng takbo ng karyer niya. Hindi na siya binabangko ng madalas. Ginawa siyang starter ni Ron Jacobs sa kanilang rotation at ginawa na ring franchise player sa wakas. 1997, naging kandidato siya sa MVP award pero talo na naman si Asaitono kay Patrimonio. Pero siya naman ang nangunguna sa scoring. 1998 season, dito na nagsimulang gumuho ang mundo ni Asaitono. Pagdating ni Daniel DeFonso sa team, naisip ng coach na bawasan na naman ang playing time nito para i-prioritize si Danny. Ginawa ni Asaitono ang lahat ng puntos sa kanyang pinagkasyang oras. Pero 2 beses silang tinalo ng Alaska Milkmen. Dahil hindi naging effective si Asaitono sa team, nilagay na naman siya sa bench at tinanggalan ng authority na maging starter. Ang planong ito ay pakanan ni Jongoy Chico na naging coach sunod ni Jacobs. At dahil hindi na napakinabangan si Asaitono, binigay na lang siya sa Pop Cola na kung saan nakalimutan na siya ng mga tao. Marami na rin ang nakapansin na masyado nang humihina ito at patuloy pa rin siyang binabangko. Natapos ang kanyang basketball career sa Red Bull for the last 4 seasons. Walang naging happy ending si Nelson. Hindi gaya ng ibang PBA stars noon, napakamakulay ng kanilang career at sobrang dami ng awards. Yung kay Nelson, napakahambo lang po ng kanyang career sa loob ng 17 years. Ang huling tala ng kanyang average ay 3 PPG at 1 RPG. Pero nasaan na nga ba si Nelson Asaitono ngayon? Buwan ng Abril last year, inatake sa puso si Nelson at hanggang ngayon, siya ay nagpapagaling. Stable naman ang kanyang kondisyon. Nasa bahay lang siya at humihingi ng tulong para sa kanyang mga gamot. Tinulungan naman siya ni Kome at mga PBA legends kasama na rin yung kanyang mga former teams. Naging masakit naman para kay Asaitono na hindi siya napabilang sa 25 at 40 greatest players of all time. Pero hawak naman niya ang most free throw attempts at 3-time scoring dynamo. No doubt, siya ay kinawawa sa awards. Wala man lang recognition para sa The Bull. Nung nagkasakit, doon lang siya naalala. Alam ko na deserve naman niya kahit paano na mapabilang sa kahit dulo ng listahan. Kaso, madalas naman siyang binabangko. Hindi na ibigay sa kanya ang karapat-dapat na oras. Sa totoo lang, kung statistical points sa pag-uusapan, dapat 2 MVPs na yan. Kaso sa media votes lang nagkatalo, mas marami ang bumoto kay Alvin. Ayon kay CYG, naging malas lang daw talaga si Asaitono. Pero ko sa numbers, parang pang-import talaga ang scoring niya. Dapat pa rin siya maging kabilang sa listahan ng mga best players. Okay mga quiz, meron po ba kayong mga players na gusto nyong i-feature dito? Comment lang po sa baba at gagawa natin ng video yan.